Tapatang Barangay Hinebra versus Rainer Shine and Last of Painters. Game prediction. Gaano ba kalaki ang chance na makuha ang panalo? Umpisahan na natin agad yan. Parehong galing sa pagkatalo. Itong Rainer Shine and Last of Painters at ang kupunan ni Coach Tim Gone na Barangay Hinebra. Kaya naman, napaka-importante para sa dalawang kupunan na makuha ang panalo. Pero ano nga ba ang mga kinakailangan gawin ng Hinebra para makuha ang panalo? Unang-una sa kanilang listahan ay umiwas sa turnovers. Turnovers nga yung pinaka-isa sa dahilan kung bakit natalo ang Barangay Hinebra sa nakalipas na Manila Klasiko. Dahil nakapagtala lang naman sila ng 20 turnovers na naging dahilan kung bakit nakakambak ang mga manok. At ngayon na makakatapat ng Barangay Hinebra, ang Rainer Shine The Last of Painters ay kinakailangan nilang mag-ingat sa kanilang turnovers. Pero hindi nga magiging madali yan para sa Barangay Hinebra dahil sa kanilang sistema na more on ball movement. Kaya naman, mas prone talaga ang Barangay Hinebra sa mga turnovers dahil maraming passes ang kanilang ginagawa every possession. At kinakailangan nga nilang mag-ingat kontra Rainer Shine The Last of Painters. Dahil isa nga ang Rainer Shine sa mga pesky defender, lalong-lalo na pagdating sa guard to forward position. Sunod sa kinakailangang magawa ng Barangay Hinebra ay huwag magpakakampante. Kung titingnan natin yung lineup ng dalawang kupunan, ay di hamak na liyamado ang Barangay Hinebra. Pero hindi nga sila po pwedeng magpakakampante dahil bilog ang bola. Masyado nga rin nagkampante ang Barangay Hinebra last Manila Klasiko matapos silang makakuha ng 26 big point lead. At yan nga ang kinakailangan nilang magawa ng paraan kontra Rainer Shine Last of Painters. Sunod sa listahan ng Barangay Hinebra ay magparamdam itong si Tony Bishop. Masyadong ang tahimik itong si Tony Bishop sa mga nakalipas na laro ng Barangay Hinebra. Nakakapag-contribute naman ito, pero yung kailangan niya ng Barangay Hinebra ay big impact sa kanilang kupunan. Once nga na makapagpakita ng magandang performance itong si Tony Bishop, ay madadamay na nga nito ang kanyang Barangay Hinebra teammates. Lalong-lalo na yung Barangay Hinebra fans na mas magbibigay sa kanila ng boost buong laro. Sunod sa kinakailang magawa ng Barangay Hinebra ay mas malawak na player rotation. Alam naman nating lahat na mahilig ngang gumamit ng maraming players itong si Coach Yeng Giao. At kinakailangan nga yung sabayan ng Barangay Hinebra coaching staff dahil kung hindi nga nila sasabayan yung malawak na player rotation ng Rainer Shine Last Painters ay mapapagod lang yung kanilang mga key players. Sunod sa kinakailangan magawa ng Barangay Hinebra na pinaka-importante sa lahat ay strong start, strong finish. Kinakailangan nga ng Barangay Hinebra na maganda agad ang kanilang ipakitang performance. Agad na magparamdam yung kanilang mga players. Nagawa nga nila yan kontra Magnolia Hotshots. Pero wala nga silang strong finish. This time, Rainer Shine ang kanilang makakaharap. Kaya naman nilang ipakita yung kanilang strong start. At ito na nga yung kanilang pagkakataon na ipamalas ang kanilang strong finish. Para naman sa ating game prediction mga chong, ay para sa akin, ay lamang na lamang ang Barangay Hinebra kontra Rainer Shine ni Last of Painters. Sa players pa lang, ay malaki na yung advantage ng kupunan ni Coach Tim Cone. At malaki nga yung chance nila na makuha ang panalo dahil maganda naman yung kanilang naging performance sa kanilang debut game at nakalipas na Manila Klasiko. At hindi nga napapansin yan ng ilang mga PBA fans dahil yung pinaka-focus lang nila ay yung pagkakatalo ng Hinebra kontra Magnolia Hotshots. Pero kung tutusin, ay solid yung performance ng kupunan ni Coach Tim Cone. At tingnan na lang natin kung magagawa nga ba nilang makuha ang panalo kontra Rainer Shine.